Jeff, nagbabalik tayo ngayon mga chong. Papunta kami ngayon sa ano? Napakainit! Sa Uling Factory. Titingnan natin. Isa sa pangunahing pinagpupunan ng source ng pagkain nila. O ikinabubuhay. Ang pag-uuling. Ang pag-uuling. Yes, tama yun mga chong. Tama yun. And pupunta tayo ngayon doon. Titingnan natin kung paano nila ginagawa yung uling. Eto, balot na balot kami mga chong. Napakainit eh. Ayan. Sinusundan natin yung sherpa natin. Pakita namin mga chong kung paano nila ginagawa yung uling, yung proseso sa paggawa ng uling. And magtatanong-tanong tayo mamaya doon kung ano, kung ilang days bago maluto yung uling and yung price, man. Ayan. Siguro around ano na tayo naglalakad, 15 minutes. And napakasukal ng daan. Pahirap. Liban sa pinuntahan natin kanina, ito yung mga hindi pa talaga nagagalugad ng tao. Virgin forest, man. Kumbaga sa baba ay berhen. Berhen na berhen. Kung sila, hanggang doon lang sila sa tourist spot na yun. Tayo, pupunta tayo sa liblib na lugar. Oo, hanggang tanaw lang sila doon eh. Eh tayo, galugad tayo eh. Boy galugad. Boy galugad in the place to be. Dito ako nabibilib sa kanila mga chong. Kasi ano eh, walang streets, di ba? Kung saan yung direction. Pero natatandaan nila, men. Natatandaan nila kung saan yung direction na pupuntahan nila. By instinct. I love adventure, man. I love forest therapy, but fuck, napakainit. Dito ako nahihirapan sa init sa araw. Whew. Ayun mga chong, after 20 minutes na long walk na napakainit, napakasukal, narating din natin yung pinaka base camp natin. And dito muna tayo pamsamantala. Dito muna tayo mamamalagi mga siguro hanggang mamaya. And papakita namin sa inyo kung paano ginagawa yung uling. Yeah! Welcome sa base camp namin mga chong. Finally! Tangina, grabe. Basang-basa ako. Ultimo brief ko, men. Basa. Super duper init. Nagpasan natin yung kagubatan. Dito na tayo sa ano. Buti na lang, wet. Sobrang pagod mga chong. Damn, man. Kasi Uncle Manuel, kung natatandaan nyo yung mga sa mga naunang vlog namin, di ba? Yung kapatid din nanay. Siya ngayon yung ilang sako na kayo, Uncle? Dalawang sako na. Ay, pangatlo na yan. Ito yung mga bagong harvest nilang uling mga chong. Ito, nakakadalawang sako. Kasi bago pa lang silang nag-ano eh. Nagahango eh, ng uling eh.
Yan. Ito mga chong. Yan, nakikita natin si Dong Wang. Yan. Yan ang ano, mukha ng pakialamero. Dati, maglalabong ka lang. Ngayon, mag-uuling ka na. Siyempre. Ito na yung kasunod na... Ano yan? Change career? Ang laki niya, no? Yan. Dapat masipag ka kasi. Marami ka nga. No? Ang laki niya, no? Dapat ang pagkakitaan mo, hindi lang yung isa. Hilaw. Oh, hilaw. Nasa ibabaw eh. Pero yung kalahati niyan is ano na? Kalahati niyan, luto na. Medyo marami rin yung na-harvest nila. Yan mga chong, katapos lang nila mag-deliver ng uling. Eh, hindi natin nakuha na kanina nung paalis sila kasi may ginagawa ako eh. Deliver mo, Angel? 7 kaban. Ah, bali 7 kaban. And magkano yung per kaban? Magkano isang kaban? Deliver mo dahil utang naman isang buwan, 150 lang. Ah, 150. So yung 7 kaban is times 150. 1,050, yan. 1,050. Bali, ilang araw yung niluto yung Angel? Dalawang araw. Ah, 2 araw. Isang araw na pagpupulak, tapos isang araw na pagluluto. Oo. Maliban sa 7 kanina na na-harvest nila, may nakasalang pa. Ah, sa tansya nyo, Angel, mga ilang ano pa yon? Mga ilang kaban pa yung i-harvest nyo? 5 kaban pa. So, times 150. So, 750 pa rin yun. Mga hanggang kailan yan? Kailan nyo hahanguin yan? Bukas ng hapon. So kasasalang lang nila kanina. Pagkatapos bukas ng hapon, i-harvest na nila. So 750, medyo malaki rin. Kaya lang, ang mahirap na parte is yung pagpupulak, no, Angel? Tsaka puyat. Oo, yung puyat. Kasi binabantayan nila. Sayang yung kagong saka puyat. Sipag lang talaga ang puhunan, no, Angel, sa pag-uuling. Oo, wala akong sipag at tiyaga sa puyat sa kagong, wala akong pinitay. Ilang taon na kayo nag-uuling, Angel? Ay, almost 20 years. Matagal-tagal na rin. And marami na rin talaga kayong, madami na rin talaga kayong nagawang uling. Yung motor nyo, Angel, naipundar nyo dahil sa uling yan, ano? Bali, 2 motor na inaipundar nyo. Puro galing lang lahat sa uling. Angel, anong masasabi nyo sa mga kabataan ngayon na puro lakwatsa, puro pagiinom, puro bisyo ang inaatupag? Mga advice ko lang sa mga kabataan ay magsipag sila. Matulad ko. Kaya dapat matularan mga kabataan na nag-inom lang dyan. Humikap kayo para sa ikaw lang ng buhay nyo. Walang mga masasabi ko. Okay, sige, Angel. Salamat, Angel. Ayun mga chong, nakapanayam natin ng konti si Uncle Manuel and naisalaysay niya kung paano nga gawin yung uling and yung hirap talaga ng pag-uuling. And natitikman niya din naman yung ano, yung fruit of his labor. Kasi nakabili siya ng 2 motor dahil lang sa pag-uuling. Oh, biruin mo 'yon. Nakaka-inspire. Oo. Ito yung mga inspiring na kwento talaga na ano, nangyayari sa totoong buhay, mga chong. Shoutout nga pala kay Tita Carmelita Dakalay ng Talugtog, Nueva Ecija. Hello po sa inyong lahat na taga-Talugtog. Mabuhay po kayo. So, that's it for today's vlog. Sana na, kahit medyo hindi ganun ka-compress yung mga ginawa naming vlog, na-enjoy nyo. And kasi hindi na namin naipakita yung tamang ano, yung
yung step by step na paggawa ng uling, gawang process. Oo. Kasi nung dumating kami, nag-harvest na sila ng uling. So hindi na namin na ipakita, and nung nag-deliver sila na yung gawa nilang uling, hindi na rin namin na ipakita. So maraming kulang. So sana na-enjoy nyo pa rin, and hanggang sa muli naming vlog. Kita-kits, Yama, Ja Rastafari!